Thank you. Thank you, mga fans. Thank you. Okay, guys. Ito po si Agent Colson, ang inyong lingkod. Nandito ako ngayon para magpa-unlock ng interview. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyo at sa buong panig ng mundo. So, guys, nandito ako para sumagot sa mga inyong katanungan. So, umpisahan natin siguro sa magandang binibini na nasa dulo. Hindi ba kayo sarado? Hey, joke lang. So, ano po yung may tatanong? Ano, regarding sa ano ko, LTO, saka ORCR. Okay. Eh, madalas naman so, regarding po dyan sa tanong nyo, regarding sa LTO, saka ORCR, unang-una sa lahat ay umihingi kami ng paunanhin dahil po, dahil meron po tayong sitwasyon na hindi ka nais-nais ngayon. Pero bago ko magsimula ulit, sagutin ang mga inyong mga katanungan. Mag-subscribe muna kayo at share nyo po para hindi nyo na ako ini-interview. Ngayon, back to the question regarding sa LTO sa RCR. So ngayon ang LTO, katulad ng sinabi ko, umihingi kami ng pasensya dahil nadidelay. So actually, nung mga ilang taon naman, mas matagal po compare ngayon. So nagkataon lang ho talaga na yung sitwasyon na yun, meron tayong corn beef 19. Hindi ko kasi pwedeng sabihin. So corn beef 19 na lang, medyo nadidelay. So dalawang kumpanya yan, kami, and syempre yung LTO, hindi natin alam kung na-lockdown sila dati o may pasok sila. So skeletal na rin sila, skeletal na rin po kami dito sa office. So may mga delay po ngayon talaga dahil sa sitwasyon. So humihingi kami ng pasensya, pero once na dumating po kagad yun, 100% i-inform namin kayo para at least magamit nyo na kagad lahat ng plaka. And at the same time, yung ORCR, ang sabi namin 21 working days upon release may ibibigay. So talaga madidelay ngayon. So let's assure naman na i-inform namin kayo, mga Kamitsu. So ano pang mga tanong? Paano ba mag-apply ngayon po? Okay, paano mag-apply ngayon? So simple lang, guys, no? Makikita nyo sa description naman ilalagay ko kung paano mag-apply. Pero syempre, unang-una, kailangan meron kayong primary ID. Yung both principal saka co-maker. So kailangan na po kayong dalawa meron kayong ID na primary government ID at siyempre yung proof of billing. So yun muna. So anong pa ba? Yes po. Kung nag-apply ba, ano-ano yung mga requirements po? Okay, regarding sa requirements. Ang requirements po natin, same pa rin naman po. Pero hindi nyo kailangan yan ibigay agad during application. Pero i-re-ready nyo po. Kapag OFW kayo, make sure na meron kayong visa, ID, or passport, contract, COE, saka kung saan kayo nagbibigay ng remittances. Yun ang kasi ang magiging principal nyo, kayo ang co-maker. Ngayon kung self-employed, yanda mo na yung mga DTI, saka mga 1701 ITR. So yun po yung mga kailangan, saka syempre proof of billing. Then kung locally employed ka, COE, ITR, 2316. So mapag-uusapan naman natin yung guys once na nag-apply kayo. Talagang tatawagan po kayo para pag-usapan yan. So kung seaman ka, syempre include mo na rin dyan yung seaman's book, visa mo, all pages po yun. Saka kung OFW ka rin ulit pala, kailangan willing kayong kumuha ng SPA na ipapa-consularize nyo sa embassy natin kung saan bansa nasa nandutong kayo. So yun po yung importante na mga bagay-bagay na requirements na kailangan natin ninyong ihanda habang kayo ay nag-a-apply ng car loan. So, sino pa po? Yes po? Sige po, anong istasyon kayo? Magtanong lang po kayo. Parang ang hirap kasi ng ano ngayon, mag-apply. Nag-apply ako nung nakaraan, hanggang ngayon wala pa rin. Okay, buti na itanong nyo yan, Kamitsu.
Dahil unang-una ho, dahil nga sa sitwasyon nga tulad ng nangyayari sa ngayong panahon na to, dahil hindi naman lang dito yan sa Pilipinas, sa buong mundo po yan. So, talagang apektado lahat ng industriya. So, babanggitin ko kung ano po yung mga medyo apektado. Unang-una, syempre, yung OFW. Pero hindi lahat ng OFW ay magkakaroon ng sagabal pagdating sa cargo. Siyempre, kailangan natin patunayan na fully operational kayo dyan sa mga kayong bansa. Ay, unang-una, siyempre, yung contract nyo. So, nakasaad dyan na contract nyo, nagtatrabaho pa rin kayo. And then, yung remittances ninyo. Kung may plano kayo, kailangan magpadala kayo ng latest. Then, sabihin nyo sa principal, itago nyo yung proof of remittances. Then, yung seaman, alam naman natin, apektado rin sila. Pero hindi naman po lahat dahil yung cruise ship lang naman po ang may problema dahil pinauwi sila. Kasi parang hotel yan na nasa dagat eh. Pero yung mga oiler or yung cargo, hindi naman apektado. Magiging apektado lang yan once na trig na ng bangko yung itinerary nyo kung saan kayong bansa pupunta. So isa rin po yung ano yan, sagabal sa car loan application natin. Saka yung mga hotel na nagtatrabaho rito. So, kailangan natin mag-usap guys. Kailangan yung tawagan ako o tawagan ko kayo. So, lahat ng description, lahat ilalagay ko na dyan. So, basahin nyo na lang. Ang mahalaga ko talaga yung communication natin. Kailangan ko po kayo guys na matawagan para i-enhance natin yung application ninyo. Hindi naman tayo magsisinungaling dito. Ang kailangan lang natin ay ipakita sa bangko na fully operational kayo. Diba? So, sample, kung meron kang parentahan na ganito, so, kailangan ng character reference. Kung saan, kung sino-sino yung mga umuupa sa inyo. So, kailangan sabihan nyo rin sila. Then, kung meron ka namang business, kailangan meron ka rin mga contact ng supplier mo or yung mismong mga suki mo, pag company pa nag-ano na produkto mo. Yung mga ganun bagay, kailangan natin mag-usap. So, ganun lang guys. Salamat sa invitation, mga Kamitsu. Salamat po sa mga magaganda at magiginoon nating reporter. At nagpapasalamat ako na binigyan niyo ako ng chance na makapagsalita sa TV. So, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na. At kung luma ka naman, mag-stay ka dahil marami akong video na inyong aabangan. Kaya yun lang po guys, nagpapasalamat ako dahil we are fully ano na tayo, affiliated na tayo, no? Nakuha ko si Adidas, so si Reselli, Drinkies PH, Razor. So yung mga yan, ipa-flash ko ngayon dyan sa video, nagpapaalam ako sa mga reporters natin. Ipa-flash ko rito kung sino-sino yung mga produkto na ini-endorse ko. So ganun mga Kamitsu, bago ako magpaalam sa inyo, maraming salamat at nagpapasalamat din ako dahil ako ay isang influencer ng Adidas. So i-ano ko na lang, pa-flash ko na lang po rito sa screen ang Adidas po. So andyan din po ang Reselli, andyan din po ang Drinkies PH kung gusto nyo uminom. Pero syempre may mga bawal pa eh, may mga hindi pa nalilip na liquor ban. Pero available na po yung mga yan within 60 to 90 minutes. May deliver sa inyo ng chilled beer. And then syempre meron tayong mga produkto na electronics, yung Razer. So andyan dyan po sila, ipa-flash ko. Yung drink, yung pinaka-link nila sa description, pwede kayo mag-avail sa kanila through online. So maraming salamat sa kanila at andyan dyan sila. Kahit na 49 subscriber pa lang. Pero ang gusto ko lang naman ay paalam sa inyo lahat na nangyayari when it comes to Mitsubishi. So yun lang naman ang purpose natin kung bakit tayo mayroong YouTube channel. Bonus na lang yan kung magsasubscribe kayo. Kaya pag napadaan yung video ko, i-like nyo lang, mag-comment kayo, share nyo po. Shoutout nga pala guys sa ano, sa Canada, sa Edmonton, Alberta, kay Let's Whoop. So, siya yung mga ano dyan eh, mga guru pagdating sa basketball kay Kai Soto.
At syempre yung mga food reactions natin doon sa Munting Lupa. Kudos sa inyo, Palapot, Weird Wild, sa Cavite, sa Parañaque, sa Executive, sa mga dati kong trabaho, sa Meizu, sa Cherry, sa grupo ko, JCS Group. Maraming salamat sa inyo. Ganun na lang guys, mga Kamitsu. We are ready to assist you online. Pwede kayong mag-apply sa akin. Kailangan natin mag-usap para at least ma-enhance natin yung application at mataas ang chance ng approval natin. So, ganun na lang guys. Maraming salamat. Subscribe po and share.